So hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilalagyan natin ito sa playlist. Okay. So ngayon po ay January 31, 2024. So ngayon ay Wednesday. Ngayon, bukas ay February 1 na. So pag-usapan natin sa part 9, may part series 10 tayo sa ating family life, lesson in life, family life. So yun po talaga, ipapatuloy natin kahapon yung isang upload din natin nung nakaraan. So ganun po talaga kaganda ang yung gusto magpamilya yon. Mostly alam ko bawat lahat ng kabataan, yung mga younger years, gusto nila na may asawa, may anak, may bahay, yun talagang gusto ng lahat. Pero madali siyang makahanap, makapasok ng relationship o magkapamilya, pero yung pag-sustain, yung paano makasurvive, yung talagang mahanap yung tamang tao, makahanap ng sustainable income, medyo challenging yun. Lalo na ngayon, pag-aaral pa lang ngayon, kailangan mong gumastos ng millions talaga para kumita ka ng minimum wage. Mas Manila, 500 eh. Ang iba, 700. Pero kahit gano'n pa kalaki yung sweldo natin, kapag may bisyo tayo, wala lang din yan. Yung bisyo, bagay lang yan sa mga buhay binata. At yung mga walang sakit, gusto na nilang gano'n na lang talaga ang buhay nila. Pero kung papasok ka sa buhay pamilya, mahirap na. May marami kasing challenges eh. Yung una, sakit. Sakit po guys, sakit. Number one, sakit. Yung sickness or disease. Pangalawa, yung mga challenges sa pamilya is yung bisyo. Magastos yung sakit, magastos yung bisyo. Pangatlo is yung mga kabit-kabit. Yun, importante talaga na yung mahanap ng ibang babae, lalaki. Yun, importante na huwanap ng matinong lalaki o babae. Yun ang pinaka-importante po guys, na hanapin natin yung mga tama at totoong tao. Na hindi talaga nagpapakunwari or just pretending na mabait daw sila nung ano, pero pag nakuha na nila sila, hindi talaga sila ganun. Pakunwari lang. Importante lang din na masipag at saka mabait. Yun lang din na, kasi yun ang iniwasan ko po guys, na mag-asawa ng maaga dati, kasi isa po, nag-asawa ka na din, na naiwan mo yung bata, yung asawa mo bata, what if hindi mo na monitor yung asawa mo, ganun kasi siya din, binibigyan mo na siya ng pera, din pagkatapos nagpagalaw siya din, may temptation na makahanap siya ng iba, may posibilidad talagang makahanap siya ng iba. Pangatlo, yung makahanap na o makasama ng mga bad friends, di ba? Yun lang din na medyo hindi talaga masabay ang dalawang buhay. Na may kaalaman ka na pare sa akin at may pamilya, hindi mo talaga masasabay yan. Na ganito yung utak mo pare sa akin, yung mag-iisip ganito, pero may pamilya ka, medyo bihira lang yan. Siguro mga ganung tao, mga extraordinary or mga talentadong tao, kasi hindi mo talaga masasabay, kasi challenging talaga ang magkaroon ng pamilya. Then, kung may pamilya din ka na maaga ka, ay wala kang, ay sorry ha, dry lang lips ko. Ayan na, sensya na, sorry. Yun lang po guys, na hindi mo talaga masasabay yung dalawa. Yung dalawa na yan. Mayroon ka talagang isasacrifice. Oo nga, isasacrifice yung talino mo, may pamilya ka, pero wala ka talino talaga, wala kang kaalaman or video talaga. Yun lang din, na napakahirap talagang isabayin yung dalawa na yan. Buti na lang hindi ako mabisyo dati, at saka pala barkada. Ang barkada ko lang talaga libro, Bible, study. Pero importante lang din na i-apply, gagamitin natin yung kaalaman, kasi kung magpamilya ka na talaga, then hindi mo alam mo anong gagawin, maghiwalay lang talagang ending. Nakikita ko na anong pwede mangyayari talaga, ano mga pwede posibleng mag-ending. Para yung huldi pa nangyari is may nangyari na imagination, di ba, creativity sa mind. Alam ko na to kung ganitong gagawin niya, parang ganun ba, na nakaplano na, nakadetalyado na ano pwede mangyayari.
Alam ko na ganito mangyayari, ganito. Ganun lang din ang problema pag hindi mo na imagine yung sinong kasama mo. Hindi ka NBI, hindi ka CIA, hindi ka NBI, FBI. Kung hindi ka ganun ng mga tao, hindi mo kinilala ng lubos ang tao na kinalala mo din. Bigla lang yung may na-disgrasya, scandal lang doon, sex lang doon. Ang mangyayari is, ganun talaga, basta sabi nila na, kasi ang isip nila kasi yung, kasi ang sasabi ng, may mga iba masasabi na, hindi naman talaga ka nag-i-effort eh, kasi katamaran mo lang daw, na marti lang daw, hindi ka na talaga nag-i-effort sa buhay, pamilya, hindi naman pamilya talaga ang paghanap ng, hindi lang naman effort yung pagpamilya lang, yung paghanap ng kaalaman at search, malaman ng katotohanan, sacrifice yan, effort. Effort yan, hindi yan na ang makikita mo lang, effort mo lang sa pamilya. What if hindi mo sila naturuan ng maayos? Hindi mo alam paano gagawin yung lahat, basta may bata lang dun. Then mali ang nakasama mong lalaki o babae, kahit sino-sino na lang. Siyempre, ang effort mo, masasayang lang din. Hindi natin gusto na sayangin natin yung effort natin. Hindi natin sayangin natin yung sarili nating buhay, pera at lahat dahil sa mga wrong person. Para yung bulalakaw ba, mature right at meron ding mature wrong. Mga wrong person at mga right person. Importante na to find the right one, be the right one. Mahirap kasi siyang i-explain na ganun. Pero kailangan mo talaga ng kaalaman. Hindi pwede na... Sensya na sa aso. Ganun talaga ang buhay. Hindi pwede na basta na lang, lalaki na lang, basta lalaki na lang, basta babae na lang, bahala na, anong mangyayari sa amin. Then, grabe mong tiwala nun. Hindi mo nakilala kung sinong tao na yun. Or family background nun. Or sarili niyang isip niya. Hindi mo siya nabantayan. Hindi siya nagpapa-advise. Yun ang pangit na. Na kilala natin talaga ang isa't isa. Hindi talaga pwede diretso at may planong paghahanda. Hindi pwede na basta mo lang naisip ko lang, kilig-kilig lang doon, unya yun lang kita na parang gusto ko na talaga yun ang ending. Hindi naman ako maarting tao. Hindi naman ako OA o bakla o ano, wala. Ang gusto ko lang is to find mabuhay ng tama. Hindi naman ako mabuhay perfectionist. Ang perfectionist kasi hindi pwede na magkamali. Hindi pwede ganito. Ang sa atin lang, umiwas lang tayo sa kamalian, yung karamihan na ganun ang buhay nila. Basta dalos-dalos lang sila. Hindi nila nalalaman kung gaano mahal ang bilihin. Dinadala lang tayo, nilalaro lang tayo sa media na ito. Itong mga pelikula, mga palabas, akala nilang totoo. Pagkatapos, nadadala ka lang sa mga kapitbahay mo. Nadadala lang din sa media. Diba? Hindi nila tinitignan ang reality. Hindi nila tinitignan ang buhay. Sa kanila na kung anong naisip ko at paniniwala ko, totoo na yun. Hindi nila biniverify kung totoo ba sa Bible, totoo ba sa mga matatanda, search tama ba sa libro, tama ba sa internet. Yung talagang para din paghanap ng totoong pangalan ng Diyos, God Yahweh, diba? Kasi ang isip nila, yung pag anong pinanganak ko, yun din ang kamatayan kong religion. Ganun lang din. May mga tao, iba-iba kasi ang isip ng tao. Oo, alam kong iba-iba, pero hindi pwede porket na iba-iba, pero pareha lang din ang pattern ng iba, diba? Mostly, ang pinakamarami ngayon, nagiinom, marami. Nagsisigarilyo, marami yan. Kahit wala na yan sa TV, yung advertisement na yan. Dati may sigarilyo sa cigarette, pero ngayon wala na. Mga year 2000 lang yata yan. 1999, mga 98, mga Winston, mga Philips, meron ganun, pero habang tumatagal pa na dumadami, tapos yung mga nagsasabu, maraming taong ganun. Common yan ha, pinaka-common yan. Yung nagkakabitan, maraming barkada, marami yung ganyang tao. Siguro sa 100, medyo may mga 80 or 90 na taong ganyan. At yung 10 tao na yun, pwede pa yun 50-50. So makita mong tao, 3 na lang sa 100. So 1,000,000 at ilang daan, mostly yung mayaman dyan, yung mga bisyo lang talaga. Yung mga red horse, mga alak na yan. Eh, madaming ganong tao. Kahit foreigner o sa Pilipinas, marami talagang taong ganun. Then yun ay iasawa mo kasi ganun talaga ako eh. Ganito eh. Yun maragang sabihin nilang mahina ang loob.
Hindi nila makokontrol yung mga bisyo na yan. Pagkatapos, yung hindi religious. Maraming cross, di ba? Mahilig sa barkada. At ngayon, bagong influensya ngayon, TV at social media, yon, mga Facebook, minsan sobrang YouTube. Minimize lang talaga. At saka, ang pinakamahirap din ngayon talaga is uso na talagang kabitan ngayon. Yun ang pinakamasakit na katotohanan. Marami na din ang premarital sex, yung mga ganun. Na hindi pa kasal, naglililibin-libin. Marami talagang ganun. Pag nakita mong ganung tao na yung, at saka maraming chicks, as in, marami pang etc. mga problema makikita mo. Pag hindi ka nag-investigate, at unbeliever pa, hindi pa sa religion, talagang bihira lang talaga, mababait. Yun lang din na natutunan ko sa buhay na hindi talaga biro yan ang buhay pamilya. Pagpapasok ka ganun ang buhay mo din, ganun ang kasama mo, mahilig sa barkada, nagbibisyo doon, nagsimple lang, laro lang yang inuman araw-araw. Isipin mo na, ipelikula mo na yung isip mo kung di ba kumahilig tayo sa teleserye, sa buhay ng ibang tao, mga drama dyan, sa mga artista. Gawin na natin pelikula yung buhay natin. Make our lives movie. Movie ba yung pelikula o mga palabas? Teleserye ang buhay natin. Kasi, bakit ka nagmamarite sa iba? Mayroon ka namang mission sa buhay mo. Mayroon ka namang pag-aaral. May katrabaho ka. Then, hindi, nagja-jumble-jumble na eh. Naghalo-halo na yung mga iisipin mo, gagawin mo eh. Pero, alipin talaga tayo sa ating pangangailangan, sa ating needs. Yun lang din na medyo nagiging complicated ang lahat. Nagiging komplikado ang lahat sa buhay natin. Ano masasabi? Bakit ko masasabing komplikado ang buhay sa buhay natin ngayon? Siyempre, hindi mo na alam ano uunahin mo, anong gagawin mo. Basta basic needs, pero ginagawa mo sa buhay, pero hindi ka satisfied, medyo may kulang. Kasi una talaga is business talaga. Wala silang business. Kung mag-start naman ng business, walang kapital. Kung may kapital na naman, walang tao. Hindi focus kasi itong social media nangaagaw talaga itong creativity. Naagaw talaga to. Pwede naman ang technology gumagamit ng maayos, pero naagaw talaga ng oras to. Yun talagang totoo. Kahit gaano mo planong negosyo, talagang hindi talaga diretsuan. It takes sacrifice din. Yung kung gusto natin makuha, yung gusto natin isang bagay, sakripisyo talaga yan. Hindi pwede na, siyempre pagkakaroon ng pamilya, sacrifice yan. Pero kung papasok ka sa buhay pamilya, then hindi ka nagsasacrifice, then alam mo na yung mga importante ito, marunong tayo kumakalitis, ano? Paano ka mag-observe sa mga tao? Kasi kahit sa mga nagbebenta ngayon, mga pera o kahit anong bagay, marami kasi mga peking ngayon. May mga peking tao din. Marami. Hindi nila alam na sarili nila peke rin. Biktima lang din sila sa sarili nilang isip, or hindi sila spiritual, hindi biblical, hindi nila apply yung Bible. Mayroon na nga kahit maraming babae doon, naghawak pa rin ang Bible. Yun lang din na, it's hard talaga. One in a million, yun lang talaga yung mahanap mo yung tamang tao. Hindi talaga yan magmamagic-magic. Hindi yan nakakita mo, first love never dies, first sight at love at first sight. Pagkakita mo, may nangyari na kami, hindi ka na nag-o-observe. Hindi mo nalalaman, hindi mo kinilalala ang tao. Basta ganun lang, pogi lang siya, ganun. What if ganun pala ang background niya, ganun pala ang pinanggalingan niya. Ako, pinanggalingan ko lang talaga eh. Seryoso lang talaga ako sa buhay. Nag-iisip din ako sa mga bisyo. Tama ba ito o hindi? Kahit marami pa akong nakikita ang classmate dyan, ganun sila. Iba talaga ako. Original talaga ako. Identity. Unique ba? Hindi ko gusto na common ako na tao na iinuman doon. Gala-gala doon. Kahit sinong barkada, sinong lalaki, babae. O may iba malababakla-baklaan. May iba nag-a-addict doon. Or barkada-barkada doon. Hindi ako ganun. Kasi bakit ako magbabarkada doon? Masama naman yung ginagawa nila. Diba? Bakit ko idedepende ko yung sarili kung yun lang ang doon lang ako magsusubungan eh. Yung sinumbungan ko rin, yung kinakasama ko rin tao, wala rin kwenta. Di rin makakatulong sa'yo. Lalo na magpapahamak sa'yo. Yun lang din na na-realize ko na tinatimbang-timbang ko ang sitwasyon. Mahirap ng magdepende ka sa ibang tao na pwede ka rin makatayo sa sarili mo. Mahirap din maging teenager life, yung background mo, yung surrounding mo, hindi perfect, hindi, wala namang perfect situation. Talagang ginagawa nilang normal naman to lahat eh.
Bakit ka parte-arte? Marami nag-i-interview sa akin. Eh. Marami na intriga kasi hindi ako nag-asawa ng maga. Mahilig daw ako sa loto. At saka mahilig sa kaalaman. Na-intriga sila noon na bakit di ka pareha sa amin? Bakit iba ka? Bakit mahilig ka sa Bible? Hindi lang. Sabi ko, hindi naman ako baliw. Yun lang talagang gagawin lang natin. Yung tama. Mahirap naman kasing ipipilit mo yung sarili mo na sumabay sa kanila para matanggap kanila na uy, gaya ta dun, sabay ta dun, punta tayo dun sa ganun. Hindi, hindi mo ko matatawa kasi may agenda ako, mayroon akong plano, mayroon talaga akong goal at mission sa buhay. Hindi pwede na selfish lang ako, sarili lang isipin ko. Oo, pwede naman ako magkamayon pamilya dati eh. Pero na-imagine ko kung mali ang pipiliin ko at wala akong time, dapat importante talagang may pera at kasama yung babae. Mahirap namang sama. Oh, nakakita ka ng babae, nangyari sa inyo, iniwan mo siya, din pagkatapos hindi mo siya kilala na adik pala siya, hindi mo siya nakilala din pala na ano pala siya, kahit sino-sino lang palang lalaki o babae doon, di ba? Masasaktan lang yung puso mo, nadudurog ang puso mo din. Sobrang expect mo na instead na maging happy ka, nag-relationship ka, nagiging bangungot na yung love life mo, bangungot or horror or talagang horror story na yung love life mo. Parang na-trauma ka na, na-phobia ka na, na mahirap na, ano, ayoko na magtiwala, ayoko na sanang magmahal, ayoko na sanang umibig pa. Yun ang mga kanta na ganun eh, mabibiktima ka talaga. Yun lang din na medyo walang perfect situation, walang perfect na tao. Tante lang natin na igabay natin, isintro, sabayan natin ang buhay na mayroong langit. Hindi natin dapat pwede na basta ang buhay, bahala na lang. Basta lang. Hindi pwede word na, hindi yun tama or hindi yun sapat yung word na basta lang. Basta kasama kita. Hindi pwede yun na ganun lang. Sasama mo na lang lahat ng mga tao din. What if ganun pala sila? Magluloko pala sila, gumagawa ng kalukuhan. Siyempre, kung gano'n, lulukuhin ka rin pagdating na panahon. Meron lang din na hindi talaga natin masasabi. It's so very hard. Pagdasal talaga na yan. Na, ipagdasal talaga yan na matindi. Buo talaga. Na it's a gamble. It's a sugal talaga paghanap ng pamilya. At, lalo na kung gano'n ang makasama mo, parang sugal talaga yan. Pwede ka talagang mawala at mabigo. Hindi pwede na ang relationship puro lang panalo, di ba? Puro lang kiligan, parang pantasya, parang ganun lang. Nakadepende kayo sa, kasi yan sa pagpili ng tamang tao. Doon ka sasaya, pero kung mali ang pinili mo, paano ka maka-expect ng happiness? Paano tayo maka-expect na happy ending sa inyo, di ba? Marami talagang nag-i-ending talaga yan ngayon. Sa 10 tao, 8 ang nag-i-ending ngayon. 2 or 3 na lang ang happy ending. Mostly, marami talagang hiwalayan. Uso na yan talaga ngayon. Ngayong 2024. Iwan ko lang pagdating na panahon, baka bababa ito o lalong lalala o tataas. Hindi pwede kasi sa trending. O baka sa anak mo o sa pupuhan mo kung hindi mo na-guide o wala tayong panahon o wala kang pera na mabantayan sila. It's challenging talaga. Hindi siya yung... Ay, sige. So, like, subscribe, comment, share. Thank you for love you, peace. Love you all.